Hi guys, may nag-request nitong look na to eh. Itong look na to para to sa mga nakabakasyon, nagtutour, gala dito, gala doon. Tapos parang less haggard, less ano ba, pagod yung itsura? Parang ganon kasi di ba, pagka nakabakasyon tayo, minsan sa dami ng pinupuntahan natin, sa picture parang kitang-kita na pawis ka na haggard ka na. So ako kasi, ito yung take ko ha, madalas pagka nakabakasyon talaga, hindi ako nagmi-makeup. Madalas, basta may moisturizer na ako, may sunscreen na ako, tapos konting kulay sa lip, siguro konting mascara, and napowderan ko na, okay na ako. Kasi sa akin, protected na ako. And nakabakasyon, so ayoko nang nagmi-makeup talaga. Pero I understand, marami sa inyo, pag nakabakasyon, syempre, picture-picture. And ako rin naman, kung may nakabakasyon kami, tapos may dadalawin kaming friends, medyo mag-aayos ako ng konti. Lalo na alam kong mapipicturean ako. Pero actually, hindi na rin eh. Kasi mas gusto ko malinis tignan yung skin ko. Ito, medyo tinweak ko naman ng konti para naman dun sa mga gustong mapicturan or alam ko naman talaga mapipicturan talaga kayo. Siyempre, picture taking yan, bakasyon yan eh. So, mag-start muna tayo sa primer. Kailangan nating mag-primer. Wala tayong base. Hindi tayo magbi-base. So, yung kunin ninyong primer, either meron siyang corrector, alam niyo yon yung may green, may blue, may lavender, kung ano yung kailangang makorrect sa skin ninyo, and maganda meron siyang moisturizing property. So ako, ang gagamitin ko is itong 3-in-1 na siya. Moisturizing na siya, may primer na siya, kasi primer talaga siya, and meron siyang glow, kasi wala nga tayong base. So aasahan natin yung parang dugas, yung magic nitong mga products na to. Pwede rin ninyong gamitin to, itong Benefit na The Professional. Meron silang version nitong Hydrate Primer and nitong Pearl Primer. So paghaluin nyo lang silang dalawa. And I think may nabibili talagang maliliit na sizes. So kung ayaw ninyong mag-splurge ng malalaking primers, yan, meron si Benefit. Pwede. Para dun sa mga dry yung skin, bago ninyo ilagay itong primer na hydrating, mas maganda maglagay pa rin kayo ng thin layer ng moisturizer, at least lotion, or yung kagaya nitong Celetec na hydrolyzed moisturizing mist. So, eto na yung primer. Maglalagay na rin ako sa eye area. Make sure lang na hindi siya mag-i-sting sa eye area ninyo. And maganda yan, may mga patuyo akong pimples para makita ninyo na kahit na thin layer lang yung makeup, kayang-kaya. Ayan guys, so diba may glow na siya kagad. So, eto na yung pinaka-base ko. So, maglalagay ako ng sunscreen. Pero kung gusto ninyo ng BB cream, eto marerecommend ko itong Sun Glow by Fresh na cream tinted sunscreen, kasi meron siyang SPF 50 and medium yung shade ko dito. At least, mataas yung sunscreen niya. So, unahin ko munang maglagay ng eye cream. Yung eye cream ko, meron siyang SPF 40. Meron siyang parang corrector, kasi medyo may pagka ano ba to? Salmony, pinkish. Always protect your eyes. Pwede ninyong i-spread sa may kilay. Lalo na kung microbladed yung kilay ninyo, dapat may sunscreen yan. Kasi mabilis siya mag-fade pagka natatamaan palagi ng araw. So sa sunscreen na tayo, ang gagamitin ko is itong CeraVe na Sunscreen Face Lotion SPF 50. Gusto ko siya kasi matte yung finish niya sa skin ko ha. Hindi siya glowy na glowy. Maglagay din kayo sa tenga and syempre maglagay din sa neck. Hindi ko napapakita yung part na yon para hindi na maubos yung oras natin. Usually, nagre-recommend ako ng kung gusto ninyo ng additional na tint, mag-mix ng konting foundation or concealer dun sa base. Hindi ko nire-recommend yun or ire-recommend yun for this look because pagka nag-mix kayo ng something dito sa sunscreen, baka madilute yung sunscreen protection, baka bumaba. So, gusto ko solid na SPF 50 siya. Kaya nga nire-recommend ko yung tinted sunscreen kanina. Kung gusto ninyo ng may tint, yun yung gamitin ninyo. Binawasan ko lang yung ilaw guys para makita ninyo or mas makita ninyo yung discoloration sa face ko, yung eye bags ko, yan. So, eto na tayo sa part na magko-conceal tayo ng face. Eto yung tricky na part dito sa look na to. Dahil wala tayong base, matutukso tayo na magbusog ng concealer sa mukha. Okay lang naman kung kaya ninyong i-blend siya ng maayos.
sa concealer, ang gagamitin ko, what works for me kasi is yung pinkish. Although pwede rin naman yung slight na peachy or salmony para maka-help dito sa discolorations ng ano ng under eye ko. Pasensya na kayo, anak ko, ang ingay sa labas. And then, syempre, kailangan nating i-correct yan at saka yung mga, yan yung mga melasma. So, ulitin ko, pwede namang concealer lang, pero gagawin ko to guys para makita ninyo yung difference para magmukha talaga siyang balat na balat. Kung wala kayong time na gawin to, okay lang yung concealer guys. Just make sure lang na yung concealer ninyo hindi super taas yung coverage. So, sa eye area, konti lang yung ilalagay ko. Hindi ko na siya gagamitan ng beauty blender kasi si beauty blender, dinadrag ko lang yung tira dito ha. Si beauty blender, masyado niyang napapanipis yung product. Eh, manipis na to begin with. Sa mga discolorations naman sa face or yung mga acne marks, yung mga pigmentations, kumuha kayo ng concealer na kakulay ng skin ninyo. So, kung yung concealer ninyo sa eye area, for example, sa MAC, NC25, NC28, tapos yung sa face ninyo, ang foundation usually is NC30. Kumuha kayo, bumili kayo ng concealer na NC30 para match siya talaga sa skin around your face. And then, kumuha kayo ng corrector. So, may mga murang corrector sa LA Girl. Like for example, these ones. Oh, ay, sorry, nalaglag. Orange, may yellow, may lavender. Meron din silang, I think meron din silang green. Hindi ko na mahanap kung saan ko nilagay yung green ko. Paghahaluin ninyo sila nung concealer, sobrang konting-konti lang, parang dot lang. Tapos concealer, tapos tsaka ninyo i-apply dun sa discolorations. Ako kasi, meron akong concealer na medyo parang pinkish, orangey siya almost sa akin. And this is the MAC Studio Fix na meron akong NW30. Tapos ito pang MAC na mineralized concealer na NW30. So, i-check ninyo. Baka yung NW ng MAC okay sa inyo instead of NC. Kasi NC is may yellow. NW is may pagkaparang pinkish. Sa akin, pinkish-orangey siya almost eh. So, para hindi na ako mag-mix. Kasi kulay ko na siya eh. So, ilalagay ko siya dito. Konti lang. And then blend. Kita ninyo yon, nawala siya. Medyo masyadong marami yata yung nalagay ko. So, kukuha ako ng konti. Lagay pa natin dito sa gilid. And then, blend everything lang. Pag bine-blend ninyo, huwag ninyong i-drag. As in, tap-tap-tap lang. Pwede rin itap ninyo ng konti sa paligid para hindi makita yung pinagmulan tsaka pinagtapusan nung concealer. Actually, minsan kahit wala ng halong corrector, basta kakulay ng skin ninyo yung concealer, mataas na kasi yung pigment ni concealer, okay na siya eh. So, ayan na siya guys. So, kailangan nyo practicein siya ng practicein para makuha ninyo yung tamang timpla para makover siya. Minsan hindi siya completely covered pero huwag kayong masyadong parang titig ng titig or dikit ng dikit sa salamin kasi the closer you are sa salamin, the more na marami kayong makikitang imperfections. Medyo layo-layo kayo ng konti and then tignan niyo yung overall na look ng skin ninyo kung enough na ba yan. Sa akin, okay na yan. Siguro habulin ko lang ng konti pa ito pero okay na yan, nakalabas pa nga yung ugat ko dyan. No? Pero diba, medyo malinis na siyang tignan. So, mag-powder na tayo ng face dito. Mas marerecommend ko yung walang shimmer, walang glitter na na powder. And mas maganda yung pag-apply ninyo. Kung hindi kayo dry na skin type ha, a damp na beauty blender. Para, or damp na sponge, kung anumang brand ang ginagamit ninyo. Para mas ma-push yung powder sa skin, mas ma-bake ng konti, mas maka-help na maka-control ng oil later on. Ako kasi personally, bihira akong mag-bronzer na kasi sabi ko nga sa inyo, hindi talaga ako masyadong nagme-makeup pag nakabakasyon. Pero kung gusto ninyong mag-bronzer, ayan, maglagay na tayo ng bronzer ngayon, lightly lang, hindi na tayo magko-contour. Yan talaga, hindi ko na ginagawa since wala namang masyadong makeup
siguro contour lang ng ilong, pero ito na yung aasahan nating konting sculpting itong bronzer. And then papatungan natin yan ng finishing powder para lang mas ma-blend. And additional to na ano, parang coverage, dugas, kasi meron siyang something na nakaka-reflect ng light. Nakakadugas, nakakabulag. Ginawa ko lang yung kilay ko, guys. So mag-line na tayo ng eyes. Kung sobrang dark nung hair ninyo, gumamit kayo ng black. Pero kung hindi naman, try ninyo gumamit ng brown, light brown, gray, like this. I will be using gray. Bluish black, para hindi siya matapang na matapang. Para maski pa paano, medyo natural pa rin tignan. Pero, kumbaga sa ano, pag pinituran kayo, buo naman yung mata ninyo. And then, i-curl ko yung lashes ko, maglalagay lang ako ng mascara. Maglagay na tayo ng blush. Kung gusto ninyong gumamit ng cream na blush or yung mga lip and cheek na tint, yan, gamitin nyo na yon. Pwede rin naman, kung feeling ninyo mabilis mabura yung blush on ninyo, ilagay nyo muna yung tint sa cheeks ninyo bago kayo mag-powder para may kulay na siya sa ilalim. And then, magpapatong pa tayo ng blush on na powder on top. Ako, okay na sa akin yung ano, yung powder na blush, kasi nga usually talaga hindi ako nagme-makeup. So, bahala kayo kung paanong application ang gusto ninyong ilagay. Since hindi naman masyadong makapal tong makeup, pwede namang yan, busugin nyo na ng blush yung mukha nyo para kulay na siya. Yung mga hindi mahilig or hindi marunong gumamit ng highlighter, wag na kayong mag-highlighter. Okay na yan, blush on na lang, okay na yan. Pero kung gusto ninyong mag-highlighter, mas ire-recommend kong gumamit ng highlighter na hindi super glowy, hindi super tapang, kasi light lang yung base natin, very natural lang, para magmukha lang siyang dapat part ng skin, parang natural na skin na glow lang. Kung ang highlighter ninyo, ayaw na ninyong gumastos, ang highlighter ninyo sobrang lakas, sobrang kinang, mag-dip kayo dun sa highlighter, ipunas ninyo sa tissue para mabawasan, and then lightly nyo lang i-apply sa cheeks. Yung mga gagamitin ko, guys, nasa description box below, ha. Sa lip naman, I would recommend na mag-layer kayo ng lip tint and then any lipstick pa na you want to use on top. Bakit? Kasi para kung mabura man yung lipstick ninyo on top, pwede naman kayo maglagay ng lip tint tapos something na parang long-wearing pa rin na lip on top. Pero kasi diba kahit na anong long-wearing nung lips, other than the lip tint, like for example itong Scout Beauty, sobrang kapit nito, yung mga ganitong klase ng lip tint na matte, na long-wearing, minsan nabubura pa rin siya sa gitna. So, kaya tayo mag-layer kasi minsan wala na tayong time na mag-retouch ng lips. At least, kumain man kayo, uminom man kayo, may kulay pa rin talaga yung lips. So, ang gagawin natin is itong lip tint, i-apply natin siya ng, pwede namang daliri, pwede ring brush kagaya nito, as in, lightly lang all over the lip para lang meron kayong parang wash of color pa. Parang natural na kulay ng lip. Actually, okay na to eh. Kung gusto ninyo, patungan nyo na lang ng mga lip balm na may sunscreen para lang may protection din yung lips ninyo and at the same time, hindi siya dry na dry. Pero, eto kasi papatungan ko pa siya on top. Gaya ng makeup na ginawa ko for Zoom meetings or yung mga online na mga classes, yung mga baby hair ninyo dyan, gamitan ninyo ng hairspray or pomade para lang hindi siya yung nakakalat. Para mas tumagal yung makeup, mas maganda mag-spray kayo ng makeup setting spray para mas mag-hold siya. Pero ako kasi personally, okay na sa akin yung mist lang. Ito na yung finished na makeup, guys. So, malamang may magtatanong, bakit hindi ako gumamit ng base, foundation, or something na may tint? Pwede naman, kaya nga ni-recommend ko tong tinted sunscreen by Sunglow kasi kung gusto ninyo, mas habol ko kasi yung sunscreen. And kapag meron kasi kayong base, kapag may layers kasi kayo ng tint, lalo na pagka mainit, tapos halos maghapon yung ano, yung tour, 'di ba ang init-init, guys? Pag may nahulas, pag may nabura doon, mahahalata yung difference nung kulay nung may tint, dagdagan ko lang yung blush on ko, at saka nung foundation, at saka nung skin. Diba makikita ninyo pagka
natanggal na siya, nabura na siya. Kaya okay lang yung tinted na sunscreen, basta makuha ninyo yung saktong kulay sa inyo. Kasi humulas man din siya, hindi masyadong matitrace yung skin ninyo sa ilalim. Okay lang, wala naman sigurong magpipicture ng sobrang lapit na ganito. So kung mga arm's length, okay na yan kahit may konting hulas. Eto, since wala talaga tayong base, as in umasa lang tayo sa spot correcting or spot covering ng mga pimples, mga acne marks, mga yan, kung ano man, melasma, balat na balat siyang tignan, and parang ang ganda ng tulog mo, ang ganda ng pahinga mo, parang ang ganda ng skin mo. Nakikita pa rin yung ibang imperfections, and sa mga laging nanonood sa akin, alam ninyo, linya ko palagi yan. Pero at the same time, ang fresh ninyong tignan, ang natural tignan ng skin ninyo. And since nakabakasyon kayo, di ba parang, wow, nakabakasyon siya, siguro ang ganda ng pahinga niya, nakakatulog siya, ang relax niya, ang saya niya siguro, na nagre-reflect siya dun sa skin na parang ang healthy. Di ba? Hindi siya sobrang makeup itignan. Kung gusto ninyo gawin tong look na to, as your everyday look, okay lang din, maganda nga, kasi may sunscreen, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga laging nagko-commute, mga laging naaarawan, maganda siya. Ayun lang, medyo kakain siya ng oras pagka marami kayong kinocover na mga acne marks or pigmentations. Pero kung sa maganda, kung sa very natural, kung sa no makeup look talaga siyang tignan. So ayan na, binuksan ko ulit yung ilaw na napatay ko kanina, nakalimutan ko na tuloy siya. So ayan siya guys, pagka sobrang liwanag, diba? Kasi yung liwanag din, pag pinipicturan kayo, nakakadugas din siya na mabura or mapakinis yung skin ninyo kahit na wala kayong base. Lalo na yung ginamit natin sa ilalim, glowy, may mga pangdugas. Sa malayo, sa pictures, okay na yan guys. Pwede ninyong tabaan pa ng konti yung eyeliner ninyo kung gusto ninyong mas labas na labas, mas kitang-kita yung mata ninyo. And kung gusto ninyong maglagay ng eyeshadow, go. Kung maglalagay kayo ng mask and gusto ninyong maglagay ng eyeshadow, okay lang din yan. At least ito yung sa face ninyo, pwede nyo na siyang gayahin. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!